What's up guys, welcome back to this channel. I'm Chester from motofit.ph. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng dual contact sa ating MIUI 125. So very easy step lang ang gagawin natin para gawin ang tutorial na to. So panoorin nyo guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga video. Salamat guys. Yan, simulan na natin. So ngayon, babaklasin natin yung bearings ng motor natin. So ito yung dalawang wire ng plaster natin. So yan, may brown tsaka black. So kung mapapansin nyo, pinutol ko na kasi ito yung black niya dahil ito yung pagdudugtoy natin. Yan. Pati dito, pinutol ko na rin yan. Explain ko na lang kasi nagawa ko na to. Explain ko na lang sa inyo kung paano. Makita nyo, putol na siya. So ito lang yung puputulin nyo. Dito kasi yung green tsaka black. Sa kabila naman, brown tsaka black. So, ang puputulin lang natin dito, itong black. Kaya nyo lang na nakagayin ito itong putol niya. Babalutan na lang natin yan ng tape. So, itong importante, itong black. So, itong dalawang black na to, magkakabitin natin sa isang wire. Tapos, i-connect natin siya sa power source ng park light natin. So, ito yung park light natin. Kung makikita nyo yung unang video natin kung paano ko ginawa yung switch, handle switch sa right handle switch natin. So ito yun, ito yung source na power source na papunta ng park light. So naglagay ako ng wire, nag-split ako kasi ito yung idudugtong ko dito sa dalawang wire na itim. So check na lang kung paano ko ginawa. So yun guys, kakabit na natin siya. So ito yung wire. So ito, kakabit natin siya sa may pula itim. So ito yung green, ito yung black. So pagkakabit natin. Tapos itong block na to, hayaan nyo lang kasi lalagyan na lang natin siya ng tape mamaya. Didikitin na lang natin yun. Lalagyan lang natin ng tape. Para pagka ayaw nyo na, pwede nyo siyang idugtong. Bumili lang kayo ng connector na ginagamit natin. So, dito, pumutol na lang ako ng konti dito sa wire. So, tinidugtong. So, ito, lagay ako ng ganyan. Para dito ko na lang ididikit yung isang wire. So, ito yun. Itong isang block. So, dito natin nilalagay sa kulay gito. Power source din. Hindi na natin. So yan. Ito, nakakabit dito. Tapos ito, papunta ng power source. Kasama yung park light. Ito yung connector. Balutan din natin ng tape. Para hindi magulo, lagyan natin ng cable tie. So yun, okay na. Ikakabit na lang natin siya.
nga pala guys, naglagay pala kasi ako ng switch ng park light ko. So kung makikita nyo, madaming wire. Check nyo na lang dun sa unang video. Check nyo na lang dun kung paano ko ginawa yung switch para dito sa park light. Kasama dun sa switch kasi to. Para kapag pag in-off natin yung park light, naka-off din yung signal light natin. Yung dual contact ng signal light natin. So pwede rin natin siya nakagamitin yung signal light natin kahit nakapatay yung switch natin ng park light. Gagana pa rin yung signal light natin. Kasi meron siyang positive wire dito. Makikita nyo naman sa video kung paano yun. Pero ito nga, tingnan nyo muna yung video ko na ginawa ko dun sa kung paano ko naglagay ng switch para dun sa park light natin. So dito guys, kailangan natin magpalit ng relay, flasher relay, kasi hindi kaya ng relay natin, yung stock relay natin na magpailaw ng apat na ilaw ng sabay-sabay. So kailangan natin siyang palitan. So ito yung ipapalit natin. Yan. So hindi po ito sponsor ng PAG. So ito yung ipapalit natin. Ito kasi kaya niya magpailaw ng apat na ilaw na sabay-sabay. So tara, palit natin. So yan, naikabit na natin. Yan na siya. So naikabit na natin siya. So, tara. So yun guys, so ito yung power supply na papunta ng park light natin. So ito yun, pababa. Galing sa switch natin. So ito yung sinasabi ko sa yung ginawa nating switch. So ito yung wire papunta doon sa park light natin. So ito yung kakabit natin dito. Dudugtong natin dito sa ginawa nating connector. So yan, bago natin ilagay lahat ng mga screw niya, test muna natin kung gumagana ba yung ginawa natin. So ngayon naman guys, ito try natin subukan yung flasher natin kung gumagana kahit na nakapatay yung mga park light natin tsaka yung ginawa nating dual contact. So yan guys, gumagana naman siya. So successful yung ginawa natin. So ganun lang kadali gumawa ng dual contact. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.